The Lord be with you. And with your spirit. A reading for today is taken from the book of St. Luke, Luke chapter 10, verses 38 to 42. Glory to you, O Lord. Jesus visits Martha and Mary. As Jesus and his disciples went on their way, he came to a village where a woman named Martha welcomed him in her home. She had a sister named Mary, who sat down at the feet of the Lord and listened to his teaching. Martha was upset over all the work she had to do, so she came and said, "Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me." The Lord answered her, "Martha, Martha, you are worried and troubled over so many things, but just one is needed. Mary has chosen the right thing, and it will not be taken away from her." My dear brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po sa pagkakataon muli na ako'y nakapagbahagi sa inyo ang salita ng Diyos. It's a blessing for me. Thank you for the community. Na-miss ko kayo. Sabi ko nga na nasa Japan ako ngayon. Sumasakit na po yung aking batok sa kababaw. Ang mga apod pala, laging nagbabaw. Hindi ko alam na ganun pala. Kaya kahit pumunta ka sa CR, ay magkalang magbaw. Kaya, brother, hanggang hindi ka tumitigil magbaw, hindi sila titigil. Kaya nga. Magbaw mo, tapos na. Tama na yun. Huwag ka na muna. Ganun pala yun. Kayahin, oo. Hanggang hindi ka tumitigil, baw sila ng baw talaga. Ah. Ohayo, brother. Apo, Steren C. Anyway, isa pong napagandang pagkakataon na muli, kahit malayo po ko sa aking pamilya, ay I'm finding ways how to deepen my relationship with God. Ayoko pong pumunta dito, pero I think God has reasons na hindi ko rin maintindihan. Kaya nga, lagi kong hinahanap, ano ba yung gusto mo, Lord? Ano ba yung gusto mong gawin ko habang ako'y nandito? Gusto ko kasing habang malayo sa aking pamilya, ay maging mas worthy yung aking pagkalayo sa kanila, mas lalong madipen yung aking relasyon sa ating Diyos. So, napaganda po ng topic natin ngayon. Ang topic po ay tungkol kay Mary at Martha. Makita po natin sa backdrop ko, si Mary at si Martha. Si Mary po ay nakikinig, si Martha ay nakasilip. Itong topic na ito ay it confused a lot of Christians for centuries kasi iba-iba po yung mensahe na nakukuha. Every time we read the gospel, napaka-short siya pero ang dami nating matutunan. Nakakuha ko ng tatlo at yun ang ibabahagi ko ngayon. So we all have that aspects of Mary and Martha within us. Meron tayong Mary, meron tayong Martha sa sarili natin. Pero one of the main points na makikita natin dito, obviously, ay yung pagiging attentive ni Mary kay Jesus, and then yung pagmamahal na binubuhos nila kay Jesus dahil mahal ni Jesus ang pamilyang ito. Maalala niyo po, si Lazaro ay kaibigan ni Jesus. Nangyari ito, pagbisita, matapos po na mag-resurrect, ang tawag dito, mabuhay uli itong si Lazaro. Nabuhay. So, pagkatapos mabuhay si Lazaro kasi, nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagtuturo, pero papunta na siya sa Jerusalem. Ibig sabihin, papunta na siya doon sa cross na kung saan siya ipapako. Pero bago pumunta sa cross, dadaanan niya muna yung Bethany, yung kung nasaan si Mary at saka si Martha. Mga close friends niya. Kaya dumaan po si Jesus. At dito, ay si Martha po ay naging abala. Eh, siyempre, ikaw ang host, di ba? Kung pag ikaw ang host, talagang lalo entourage. Hindi lang si Jesus, kasama niyo mga disciples niya, ang dami nila. Kaya nataranta si Martha.
So nag-prepare siya, naglinis siguro, nataranta talaga. Kaya nung makita niya si Mary na nandun lang nakikinig sa paanan ni Jesus, siya ay nagreklamo. Yan. Siya ay sabi niya, "Lord, don't you care? Sabihin mo nga sa kapatid ko na tulungan naman ako." Yan. So makita natin dito sa ating kwento ang dalawang karakter, dalawang attitude. Makita natin si Martha ay naikukumpara si Martha kay Apostle Peter, San Pedro. Very practical, very impulsive, pabigla-bigla, and short-tempered. Yan, si Martha, ganun siya. Si Mary naman ay very, parang si Apostle John, very reflective, very loving, very calm, calm lang. Itong si Mary po ay, bago nabuhay si Lazaro, ay makita natin dito na talagang binigay niya yung kanyang servisyo rin kay Jesus. Malala nyo, sa Book of John chapter 11, ay makita natin dito na hinugasan niya yung paa ni Jesus. Hinugasan niya ng perfume na napakamahal, kaya ang bango ng lugar. At makita natin dito yung pagmamahal niya kay Jesus. At gusto niyang, yun nga, pailang pasalamat na rin niya siguro sa kapatid niyang si Lazaro. Pero dito natin makita si ang dalawang ito, magkapatid, na magkaiba ng kanilang pananaw kung paano pagsilbihan si Jesus. Si Martha ay pagkain. Si Martha ay yung paghahanda. Siyempre, kung ako rin darating si Jesus, siyempre gagawin ko lahat na maging maganda yung aking paghahanda. Yan, gagawin ko lahat. Itong si Mary naman, nagpinili niya yung makinig na lang kay Jesus, umupo dun sa paanan. At manghang-mangha si Mary sa mga turo. Pero sa totoo lang, kung walang mag-entertain naman kay Jesus, nandun lang siya sa ulob ng bahay, nakatunga nga. So pareho sila merong papel na ginampanan. Actually, si Martha, sabi nga nila, ay siya yung pinakamanganay sa mga magkakapatid. Kaya ganun na lang yung kanyang bilang head of the household, nandun yung kanyang pag-worry. Ganyan yung pag-giging aligaga. Pero nakalaon ay nagkaroon siya ng frustration. Yan, nung sinabi niya na, "Lord, pagsabihin mo naman sa kapatid ko na tulungan ako." Yan. Nagkaroon siya ng worriness, nagkaroon siya ng anxiousness. Naligalig, sabi nga sa Tagalog, naligalig siya at nag-alala o naging abalang-abala sa maraming bagay. Worried and upset. Malala ko po nung magsisimula pa lang ang COVID, kami po ay mag-asawa ay nag-celebrate ng 25th Silver Wedding Anniversary sa Manila. Doon sa Manila Hotel, at saka basta yung preparasyon po namin ay binigay na namin yung boost namin, yung pinaka the best namin. Iniisip namin na para sa Diyos lahat ng pasasalamat sa kanya. Kasi nung kinasal kami nung una ay hindi po kami nakapag-focus sa ating Panginoon. Naging anxious din kami dahil siyempre first time bata. Dami naming mga ginasto. Nung nasa loob ako ng simbahan, sabi ko, paano ko babayaran yan? Yung mga ginasto sa loob, yung mga ginasto sa kasal. Kaya hindi ako nakapag-focus doon sa simbahan. Hindi ko na maalala kung ano yung mga pinagsabi ng pare. Kaya sabi ko kayo sa misis ko nung kami nag-celebrate ng 25th anniversary, this time naman, sabi ko, let's be present with the Lord. I-enjoy natin yung ating anniversary. Kaya nga, nung time na nandun na, yung peak time na kami maghahanda na, lagi naming pinapaalala sa aming sarili na we need to be present, we need to celebrate this with God. With God, sabi ko. Ganun din, meron din kaming blessing na natanggap ngayon na meron kaming, nung una ay pakala namin farm lang na maliit, pero everyday, binubuhos po ng Diyos yung resort na nagiging resort na, ang dami dinudumog ng mga tao, hindi namin inasahan na ganun pala mag-bless ang Diyos. Kaya itong misis ko, nung nag-opening kami,
ay nagkaroon ng anxiousness din. Nag-alala dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi ko sa kanya, let's enjoy the process. Hindi kailangang perpekto. Unang-una, pinagkatiwala ng Diyos sa atin ito. So, let's enjoy lang. Bahala si Lord. Sabi ko, hindi atin to. Anytime, pwede niyang kunin. Kung hindi natin alagaan ng maayos, let's enjoy the process. Let's invite the Lord. Siya na ang bahala. Kaya nga, dito natin makikita na yung kuminsan tayo ay Martha, tayo ay Mary. Yan. As we grow old, tayo na lang na as we grow old, ako, I consider myself as kwan na. Nandun na, papasok na sa adulthood talaga dahil 55 na po ako. Mag-55. So, sa isip ko, ay, marami na yung mga bagay na ano ba yung magandang gawin ko pag ako'y tumanda. Yan. Di ba, pag tumanda tayo, kung lalo yung mga naka-retire na, marami tayong mga idle time. Kung minsan, nasa bahay lang tayo, nanonood ng teleserye, ganyan. But sometimes, yung the idle mind is the devil's workshop. Kaya kung minsan nagkakaroon tayo ng mga worriness. Kung mapapansin natin, yung ibang mga matatanda, laging nag-worry, laging nag-aalala. Why? Because there's that idleness na ginagamit ng kalaban na pag hindi tayo naging sensitive, ay gagamitin niya para tayo mag-worry na mag-worry. Kaya, tumanda tayong grumpy at saka mga laging nag-aalala. Lagi nating iniisip, lagi nating pinapanood yung mga negative news, yung mga life drama. Kaya ang buhay natin pag tayo tumanda, ay laging may drama. Nag-uusap mo kami ng mother ko, kasi ang mother ko po ay 80 plus na rin. So, may edad na siya. Kuminsan, pag ako ay siyempre bilang nanay, laging nag-aalala sa akin, kumusta ang buhay dyan, ganyan. Kumusta ang COVID dyan, laging niya alala. Lagi kong sinasabi, mami, sabi ko, ang Diyos ay laging nasa atin. At hindi niya tayo pinapabayaan. Ang gusto kong gawin mo ay punuin mo yung isip mo, ang puso mo, ng salita ng Diyos, kasi yun ang nagpapasaya sa atin, yun ang nagiging bibigay sa atin ng galak sa ating buhay. Worry, if you worry so much, sabi ko nga, yung nagkakaroon ka ng loose connection sa ating Panginoon, yung prayer life mo ay hindi ganong lumalalim. Kaya nga, when we worry, sabi nga ni Lord, sabi ni Lord kay Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. Naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, sabi niya, iisa lamang talaga ang kailangan. Sabi niya, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Maria has chosen the right one. The better one. Yeah? At ito'y hindi aalisin sa kanya. So, siguro magandang pag-usapan natin ngayon ay how to choose the better one. How to choose the better one. Ano ba yung sinasabi ni Lord? Bakit naging better one? Hindi naman niya sinasabi na hindi maganda yung ginagawa ni Martha. Kasi hindi naman niya sinabi na, hindi good yan. Sabi niya, better, si Mary lang, binili niya yung better one. Well, very obvious dun sa istorya natin, makita natin na si Mary ay he chose to yung something would yung desire niya sa buhay niya, yung makasama ang Diyos, yung makinig sa ating Panginoon. Martha was doing his service to God, sabi nga, pero na-out of focus siya. Na-out focus siya saan? Sa mga alalahanin. Parang tayo kuminsan, parang tayo pag nag-serve tayo sa community, we are dalawa yung mga nag-serve na nakita ko sa community. Meron yung bigay na bigay, meron yung wala silang pakialam, basta gawin nila yung tama, gawin nila sa Diyos, masaya sila, kahit tinitira sila ng mga ibang mga members natin, pero masaya pa rin sila dahil ang iniisip nila ay para kay Lord. Yung iba naman, trabaho ng trabaho din, busy-busy, pero at the middle, pag nakita nila yung isa ng member o isang leader na hindi gumagalaw, sabi, ba't naman ganun, hindi yun tumutulong? Ba't naman ganun, nakatunga nga lang? Ba't naman ganun? So nagkakaroon na ng distraction. Nawawala na dun sa focus natin kay Lord.
Hindi na natin nakikita yung purpose natin, bakit ginagawa yung isang bagay. Yung being with Jesus. Diba? So to choose the better one is to focus on the Lord, yung being with Jesus. Be present, be conscious with the Lord. Sabi nga, sa paglilingkod natin, para hindi tayo manghina, dapat nakatuon lagi yung isip natin sa ating Panginoon. Si Mary, nag-serve din siya, yung perfume. Pero ang tuon ng isip niya kay Lord, umiyak nga siya, nung habang pinupunasan yung paa ni Lord ng mabango, umiyak siya, ibig sabihin yung pagmamahal niya ay nandun kay Jesus. Buhos na buhos. At sa pakikinig niya kay Jesus, pakinig na pakinig. Yanon. So, makita natin dito, si Mary naman ay siyempre aligaga dahil iniisip niya yung mga pakakainin niya. Hindi niya naisip na kasama si Lord na pwede, hindi naman siya humihingi si Lord ng siguro magarbong kainan, basta lang importante ay nandun siya, makikinig o gagawin niya isang bagay na para sa Diyos. So yun yung isang nakita ko na itinuturo ng Diyos sa atin, when you want to choose the better one, the better part, sabi nga, focus on Jesus, make sure that what you're doing is for the Lord. Pangalawa, how to choose the better one is love the way Jesus loves us. Kung paano, sabi nga, di ba sabi ni Lord, there's no perfect, there's no fear in love, yeah? But perfect love casts out fear. Pag yung pagmamahal natin ay buo, perpekto, nawawala yung mga worriness natin, yung mga fears natin. So we need to love like Jesus. Merong malala ko yung isang libro na The Five Languages of Love by Gary Chapman. Isa po siya sa mga kilalang kilala na author ng libro. Pinakita niya dito yung limang languages ng pagmamahal. Bago ko po ito natutunan ay nung po kami nag-attend ng marriage encounter ng misis ko sa Hong Kong, ay kala ko nung una kami ay okay na ng misis ko. Nag-deserve kaming dalawa. Yan, lagi naman kaming, hindi naman kami yung laging nag-aaway, merong konting hindi pagkakaunawaan pero naayos din. So okay naman kami, kala ko okay. Pero nung nasa marriage encounter na kami na seminar, doon ko nalaman na marami pala akong pagkukulang. Kaya nga nung sinusulat namin yung mga nakikita naming pagkukulang o inihanap namin sa mga partners namin, ako napakaigsi lang sa misis ko. Yan. Mga siguro, 5 o 4 lang yata. Pero siya ang haba. Ilang pages ng notebook yung sinulat niya na meron pala akong pagkukulang. Napakarami. Doon ko natutunan na marami pala akong dapat ayusin sa aking buhay. So, bakit? Dahil hindi ko alam kung paano ko i-express yung aking pagmamahal at hindi rin niya siguro ako naiintindihan. Hindi kami nagkakaintindihan yung expressions of love namin. Maaring ako ay Hapon, siya ay Pilipino, hindi kami magkaintindihan. Pero iisa yung aming iniisip, pagmamahal, maging maganda yung aming samahan. Dito sa libro po ay makita natin yung 5. Una yung tinatawag na word of affirmation. May mga partner na mahilig yung sinasabi mo, yung pagmamahal mo. Parang si Jesus, nung siya po ay ang pagmamahal niya, in-express niya sa teaching, kaya nga maraming sumusunod sa kanya. Dahil they followed Jesus because na-inspire sila sa salita. So, one way of expressing the love of God is through the word of affirmation. Pangalawa, may mga partner tayo na ang hinahanap na yung quality time. Yung nakikinig ka lagi, yung spending time. Kami na misis ko, lalo ngayon, lagi kaming nagtawag dito. Long distance na nag-usap sa Facebook. Pag naka-video, pag hindi ako nakikinig, nagagalit siya. Pag hindi ako nakatuon doon sa camera, nagagalit siya. So meron siyang kind of love na kailangan i-express mo. If you really love your partner, ay kailangan bigyan mo siya ng oras. Ituon mo yung time mo sa kanya.
Kung hindi, magkakaroon ng problema. Yeah. Spend time with your family, with your children. How do you spend your time? And then, ganun din si Jesus. How did he spend his time yung nung nandun siya? Yung pagkain. Bina-invite na yung mga alagad niya. Kala, tara, kain tayo. Kaya nga, kahit sa banal na misa, pinakita niya kahit sa kainan. Ay nagkakaroon siya ng quality time to his disciples. Pangatlo na language of affirmation, language of love, ay yung tinatawag na receiving gifts. Yung bang siguro yung partner mo ay hindi lang material na bagay ang hinahanap, kundi yung thoughtfulness mo. Yan, yung thoughtfulness mo. Kunwari, pag birthday niya, naalala mo siya, bilang mo siya ng bulaklak. Yun yung expression of love na hinihintay niya sa atin, sa'yo. Kaya kung hindi mo na ibibigay, nagkakaroon ng tampo, kakaroon ng problema. So, ganun din yung kay Jesus. Yung expressions of love niya ay yung receiving gifts naman, ay yung nagparami siya ng, nagkaroon siya, nagpakain siyang 5,000 tao. Diba? Sa wedding of Cana, nagbigay siya ng wine. So, ang thoughtfulness niya ngayon sa ating gospel, binisita na si Martha at si Mary. So, makita natin dito na si Lord Jesus, yung pagmamahal niya ay meron din siyang receiving, yung pagbibigay ng regalo, hindi lang material. At pang-apat na language of love, yung tinatawag na acts of service. Siguro, yung partner mo, hindi siya expressive sa pagmamahal, hindi niya nasabi na mahal kita o hindi, pero magaling siyang masipag siyang magluto, masipag siyang magtapo ng basura, masipag siyang maglinis. That's his way of expressing his love to you. Ganon din yung mga anak natin. Yung alam mo ba kung ano yung expression of love nila na hinahanap nila? Baka meron silang hinahanap sa iyo na hindi mo na ibibigay. Ganon din si Jesus. The acts of service ng expression of love niya ay yung wiping, yung iba pinunasan yung paa ng mga disciples niya sa Last Supper, naalala niyo? One way yon na acts of service niya. His expressions of love. At panglima, expressions of love o language pala, the fifth love language is yung tinatawag na physical touch. Marami sa atin, yung mga partner natin, gustong-gusto yung hinahag mo siya. Yung misis ko, gustong-gusto na itong physical touch. Yan. Lagi mo siyang hinahawakan, lagi mo siyang hinahag, lagi mo siyang hinahalikan. Yun ang gustong-gusto niya. Pag hindi mo naibigay yun, ay magtatampo. Kaya nga, you need to know yung dominant love language ng ibang tao. Not only your partner, pero sa bawat tao na kakasalamuha mo, sa anak mo, sa trabaho. Siyempre, iba-iba yung expressions of love, di ba? Siyempre, iba yung expressions of love. Malala ko itong ang panganay namin, si Minmin. Si Minmin po, ay ewan ko, nandito siya ngayon, nakikinig. Siya po yung special child namin. Pero sabi niya, I'm not special. So, hindi po siya special. Para sa akin, sabi ko sa kanya, you are very special. Kaya napapangiti siya. Alam niyo po ang love language niya na natutunan ko sa kanya na lagi ay yung tinatanong niya lagi, how much you love me? Yan. How much you love me? Gano'n ako kamahal? Eh, pag sinabi ko na, oh, I love you so much, Minmin. From the house, to the moon, to the sun, to all the stars, to casino, to like that, to Philippines, to the resort, and back to the house, tuwan-tuwa siya. Ibig sabihin, meron siyang language of affirmation. Gusto niya marinig sa akin na mahal ko siya. Hindi lang yon. Gusto ni Minmin yung lagi kong hinahag. Yan. Pag-gising niya kasi sa umaga, nung nasa bahay pa ako, work from home. 3 times a day yan, pumapasok sa opisina ko, wala siyang ginawa kundi i-hug ako. Yakapin, yun ang namimiss ko yun. Yakapin niya ako. Ibig sabihin nun, ang love language ng aking anak na si Minmin ay yung isa yun ay yung paghahag. Affirmation, saka hug. Misis ko, physical touch. Yan. So, yung isa kong anak naman ay
affirmation. Si Angela, lagi mong sinasabi na mahal mo siya. Love you, Dad. Ganyan din siya response. Kaya masaya pag sinabi kong, I love you, Angel. Sabi niya sa akin, I love you, Dad. Masaya siya. Kahit may problema, pag sinabi ko yun, nagliliwanag yung mukha. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita na to choose the better part is to love the way Jesus loves us. Yung lima. Kailangan kumpleto. Hanggat maaari, yun ang kailangan maging eksperto tayo doon. Kaya ibig sabihin, kahit sino yung makasalamuhan natin, kailangan pag-aralan mo muna ano ba yung the way of expressing her love. Sa community natin, di ba may mga member tayo, nakita ko si Brother Rene nung nandyan ako, ang sipag-sipag niya magluto. Wala siyang kapagod-pagod, yung hirap niya, binubuhos niya. That's his expressions of love to God. Maganda, hindi siya nagrereklamo. Yun ang hinahanap ni Lord. Na if we're doing something for God, siguro din mo hindi ka magrereklamo. Siguro din mo hindi ka hindi mo sisilipin yung iba. Kasi you're doing it because of love. Because of love. Sa community natin, pag may mga member tayo na hindi maintindihan, may attitude, sabi natin may attitude, ano ba yung expressions of love niya? Baka meron naman siyang expressions love na hindi mo naiintindihan. Kailangan alamin mo. Alamin natin. Hindi pwede yung sabihin mo na dapat wala na lang yan. Huwag natin siyang bigyan ng responsibilidad. Hindi po ganon. Hanapin natin ang expressions of love niya. Parang si Jesus. Lahat bukas. Makasalanan ka man, may tax collector ka man, kahit sino ka pa man, meron siyang nakataapat na alam gagawin kung paano yung expressions of love. So, kailangan punuin po natin yung love tank ng mga partner natin, yung pamilya natin lalo na. Pag sinabing love tank, ay kailangan, pag nalalaman mo na kung nagkukulang na yung love tank, kulang ka na dun sa love language. Hindi mo na napupunuan. Hindi mo pwedeng i-impose the way people love you. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, anak, dapat ganito mo ako mahalin. Hindi pwede po yung ganon. Kailangan pag-aralan mo kung ano yung hinahanap ng anak mo kasi iba-iba yung pagmamahal na express na gusto nilang maisip. Hindi yung gusto mo, kundi ano, kung talagang mahal mo yung isang tao at mahal mo ang Diyos. Kung ano yung expressions of love na hinahanap niya. Then, you are choosing the better one, sabi ni Lord. Kaya nga si Maria, si Martha, in-express naman niya yung love niya kay Jesus through cooking, through service. Pero, nagka-problema lang nung nagreklamo. Kasi nawala yung expressions of love na hinahanap ni Lord. Pero si Maria, si Mary, yung expressions of love niya ay listening. Yeah? Yung pakikinig sa ating Panginoon, giving time to our God, prayer time. Yeah? Kaya nga po, tayo, lalo na pag nagkakaedad po tayo, ako, lalo na pag ako yung mag-isa, siyempre, ang pinakamagandang panlaban dyan ay give time to God. Focus on God, listen to God, talk to Him. Diba? Mas maganda no yung may kausap ka. Kausap mo si Lord. Yeah? Lord, ano, ganyan. So, maganda po na pag-isipan po natin, do not impose your love. Kasi you should be hanapin mo palagi yung ano ba yung gusto ng aking partner? Ano ba yung gusto ng aking anak? Ano ba yung gusto, yung pagmamahal na hinahanap ng aking mga magulang at mga kapatid? Then, we will be filled full sa ating buhay. Panguli, pangatlo na natutunan ko po dun sa gospel natin ay better choice is dapat in accordance with God's will. Hindi lahat po ng maganda ay gusto ni Lord. Not all good is in accordance with God's will. Kaya nga po tayo ay nagkakaproblema ko minsan bakit hindi nangyayari yung gusto natin. Kasi meron tayong sariling standard, di ba? Ang standard natin, ganito Lord yung gusto ko. Ganito yung buhay na gusto ko. Iba yung gusto ni Lord.
Kami mag-asawa, hindi naman namin inisip na magkaroon ng magandang yung ganun, yung farm, resort. Lalang, kami nagsimula lang sa backyard succulent garden. Yeah, kung saan kami pumupunta dito sa LA, umaabot kami ng Vegas, umaabot kami ng kung saan-saan. Pag nakakita kami ng cactus, kinukuha namin, iniipon, inaalagaan. Doon lang nagsimula. Hindi namin alam na may plano pala ang Diyos na mas maganda. At nakita namin, ngayon at meron kami, gusto namin i-share ng i-share. Ano, meron pa tayong pampasweldo, meron pa tayong ibibigay, meron pa tayong, may mga lumalapit kasi doon ngayon na yung mga mahihirap din. Eh, meron kaming fish pan, doon na yung mamingwit ka, iluluto. Pero meron isang matanda doon na mahirap na mahirap daw, wala siyang makain. Ang ginawa ng misis ko ay pinayagan niya na mamingwit, hindi siya nagpapabayad ng entrance kahit ano, kasi meron siyang kakainin pang araw-araw. Ang namimingwit niya, dahil gusto-gusto niyang mamingwit, ay matanda na siya, ay at least sabi ko, tayo ay ginagamit ng Diyos na makapagbahagi. Hindi atin ang resort. Anytime, kunin niya yan. Pwede niyang kunin. At hindi natin pwedeng ipagyabang dahil lahat ay galing sa kanya, sabi ko. So, in accordance with God's will, the better choice, anuman ang choices natin, dapat lagi hindi yung standard natin, kundi ano yung will ng Diyos. Piliin natin yung mas mabuti, sabi ni Lord. Pinili ni Marie yung mas mabuti. Hindi lang yung mabuti, kundi mas mabuti. Ano ang mabuti? Paano natin malalaman kung mas mabuti? Well, when we choose and decide, we should do it with a humble heart. Kung nagdidesisyon tayo at namimili, kailangan gamitin natin yung puso natin with all humility. Lord, ano bang gusto mo? Susunod kami. Lord, sa iyo naman galing ito. Lord, ano ba ang gusto mong ipagawa? With a humble heart. Ano pa? When we choose and decide, we do it with all honesty. With all honesty. Walang kalokohan. Pag ginawa natin ang kalokohan yan, masisira ng lahat. Yeah, lagi kong pinapalala sa mga staff namin, wala tayong dapat gawang kalokohan sa resort. Dapat laging with all honesty. Hindi pwede yung merong patalikod. That's why we need to be respectful, we need to be loving, we need to be kind. Kaya nga, ang Diyos ay yun po yung pinapalala niya sa atin, when we choose the better choice, should be with God's will. Ano pa? When we choose and decide, we need to be have so much hope. Dapat malaging meron kang hope na maganda sa mangyayari. Kaya mga kapatid, makita natin dito yung kaibahan po ng dalawang karakter. Yung attitude. Saan ba tayo ngayon? Kay Martha o kay Mary? Dapat siguro pareho, kaya lang tanggalin natin yung attitude ni Martha na nagreklamo. In our community, iba-iba po yung ministry natin. Kung wala ang isa, hindi mabubuo, mahirap, gumalaw. Kung walang general services, kung walang liturgy, kung walang media, ganyan, mahirap gumalaw. Kaya lang, kung ginagampanan natin yung bawat responsibilidad natin, sabi nga na para sa Diyos lang, in His will, yan, with all our love of expression, that's our way of love, of expressing our love to God, then yung community natin ay gagalaw ng maayos. So, ito po yung aking gustong ibahagi. We need to, the lesson we learn about is do not impose your love to anybody. Hanapin mo ano ba yung expression of love niya. We need to appreciate. The more we appreciate the person, the more we understand his love language. Martha's primary expression of love is service. And Mary is yung listening. So, my dear brothers and sisters, let's continue to give glory to our God. Nawa, nakausap tayo ng Diyos sa oras na ito at maisabuhay natin.
Sabi nga ng mga Saint ng mga Benedictines, mga followers ni Saint Francis, ora et labora. Ibig sabihin, prayer and work. Hindi pwede prayer lang. Kailangan din magtrabaho. Kailangan din nating mag-serve. So, all the glory to God. Binibigay natin, binabalik natin sa ating Panginoon ang kabutihan niya. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.